2015. Yes. Sweldo. Araw na sahod. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ano pa ba masasabi natin tungkol sa araw na ito bukod sa traffic na naman? Third day, pangatlong araw ng paghahain ng mga, o pang-apat na araw na paghahain ng Certificate of Candidacy, yes, na mga kandidato. Fourth day, no? Bukas ang panlima at huling araw ng paghahain ng inyong COC kung may bala kayong tumakbo sa pagka-presidente o anumang posisyon sa gobyerno sa 2016 national elections. At sinabi naman ni Chairman Bautista ng COMELEC, kapag kayo nahuli bukas hanggang sa pagsasara ng office hours bukas, ay pag nahuli kayo, wala ng extension. Pero kapag nandun na raw kayo sa opisina, kahit malate ng konti, i-accommodate naman kayo ng COMELEC. Ayan. Nagulat naman ako doon, hindi ko narinig yung Lonely Bull. Alam mo naman yun ang pampagising ko sa umaga. Anyway, ano ba yan? Ha? Kakasimula pa lang natin, meron na mga text tayo nakikita dito mula sa ating mga listeners. Pero maya-maya na po natin yan babasahin. At bago yan, aking papaalala muna sa inyo mga karancho na ang ating text line is 0977-342-1644. Inuulit ko po, text line 0977-342-1644. At meron din naman tayong hotline 412-0288. That's 412-0288 para sa mga voice calls naman. Ukol sa inyong mga hinaing, mga concerns, mga sumbong. Ayan, bukas na bukas ang ating mga linya. Pero bago ang lahat, magandang umaga sa iyo, Kabuboy. Good morning, Karancho. At si Miss Kilay, magandang umaga rin sa iyo. Magandang umaga, Karancho at Kabuboy. Yeah, kamusta morning, naman yung kilay mo? Okay pa naman, malago pa rin. Okay, so... Bunot muna pag may time. Yes, bunot pa more. Okay. Tignan mo naman dito si Gardo. Pag nakakarinig ng sasakyan, umiiyak na kaagad. Palagay ko parang naduwag na ata. Na-trauma ata. Na-trauma, oh. Sinagasaan ng CIA. Okay. Anyway, tanungin natin si Gardo. O, gaganti ba tayo, Gardo? Hinay-hinay lang, Gardo. Kaya kailangan makarecover muna yung paa ni Gardo na sa kasaan ng isang araw. Pero ano naman, mukhang ayos naman siya. At magana na ulit. At galit na naman. Galit na galit pa rin sa mga politikong kurap. Ayan. Alam mo, Kabuboy, kung ito si Gardo, yeah, sakaling na-disgrasya lang eh, kaya medyo wala sa kondisyon eh. Okay. Pero kung hindi ito nasa kasahan, dadaling ko ito doon sa ano eh, sa opisina ng COMELEC. Bakit? Sa Intramuros. Bakit? Eh kasi pag pinakawalan mo yan doon, ang daming lalapain. Yun. At masisihan pa ang taong bayan. Tama, oo, tama. Dahil kasi mababawas-bawasan yung mga hunghang, mga correct, hayop. Mas masasahol pang hayop kaysa dun sa mga tunay na hayop, yung mga hayop na nakabarong Tagalog, mm-hmm, at may mga kasama pang mga bodyguard. Correct, oo. Ayun. Alam mo kung bakit mm-hmm, paano sila nakakabili ng mga yung kanila makarangian sa buhay, kung okay, paano nila nababayaran 'yon? Siyempre. Eh, dahil sa paano perang pinaghirapan natin. Oo, alam mo na 'yon. Ayun. Anyway, marami tayong paksa ngayong umagang ito. Oh. Alam mo, Buboy tsaka Miss Kilay, kagabi, meron akong mga na-interview ng mga politiko. Uy. Doon sa aking programa sa telebisyon. Oh. Kung saan medyo mas presentable tayo doon, nakakorbata tayo, yes, tsaka naka-Amerikano. Mukhang may naamoy ka. Hindi nila alam, naka-shorts lang sa ilalim. pang ilalim. Pero, mukhang may naamoy ka, Karancho. Pagtitignan natin, pagtitingnan nila sa telebisyon, sinasabi mukha daw disente. Mukha lang yun. Parang politiko rin, di ba? Minsan mukhang disente. Correct.
Pero at least ako, yung tinatago ko, yung naka korto. Minsan naka-korto, naka-shorts lang. Pero sila, tinatago nila, eh nasa sa loob. Mm. Yung kanilang maitim na mga puso. Correct. So, mas matinding kanilang dapat ikaya. Anyway, bukod dun sa mga inaasa, may siyempre, alam mo, dalawang congressman ang na-interview ko kagabi. Karancho, mukhang may naamoy kang bago ah. At meron mga ibinulong sa atin. Yes, okay. Balita meron mga ako, sikretong yes. ibinulong sa atin correct. Na ano. Sana. Meron na raw nagtetext, pero maya-maya na yung mga correct. Nagtetext. Okay? Nag-umpisa pa lang ating usapan eh. Medyo bumabuelo pa lang tayo. Pero, ang meron daw isa pang tatakbo. Uy, yun na nga eh. Meron anong posisyon? Sa pagkapangulo, siyempre. Naamoy mo na ha? Na, alam mo, ito naman, matagal ng balibalita. Mm-hmm. Pero kumbaga, alam mo parang sa high school, pag nanliligaw ka ng yung first love mo. Correct. Oo. Minsan nakatatlo, apat, limang beses mo nang hinihiling yung kanyang matamis na oo. Pero? Yung parang hindi naman sinasabing no. Mm. Hindi sinasabing hindi. Parang oo, parang hindi. Yung minsan nakakainis eh. Gusto mo tuloy tadyakan yung babae. Correct. Pero, nainis ka. Yung bang parang oo, parang hindi. Sa English, neither here nor there. Mm-hmm. Yung bang, yung tuloy, nagiging, parang nagiging mas malikot ang iyong imahinasyon. Okay. Pag parang nando na, pero parang hindi pa rin. Mm-hmm. Pero ito daw, presidentiable na ito, na matunog. Mm. Eh, baka, ano na rin, baka ibigay na rin. Yung kanyang matamis na oo sa kanyang mga supporters. Correct. At ang sabi nga, baka daw ngayon, maghain ng candidacy. Oh. Kasi kung hindi pa rin maghain ng candidacy, yung mga tao dun sa kanyang lugar, baka puro daw kalbunan lahat. Correct. Ang malalanghap ng tao, siyempre, pag isipin mo, pag libo-libo mga tao, nagpakalbo. Kalbo. Eh di puro buhok na lang malalanghap dun sa kanilang lugar. Yes. Eh kilala pa naman yung lugar nila sa pagiging malinis. Yes. Eh di ba? Pero antayin natin. Kasi sa mga oras na ito, pagkakaalam ko, Buboy, Miss Kilay, eh si LP Standard Bearer Mar Rojas ang maghahain ng kanyang CEO. CEO nagpa-file na ngayon kasama ang aking kapartner dito na si Mayor Fred Lim. Siya nga pala, Mayor. Good morning po sa programa niyo ni. Ayan, good morning Mayor, ang ating alkalde ng Himpapawid. Good morning Mayor. Ayan, manalo, matalo. Mayor pa rin siya. Ayan, manalo, matalo, yan ang Mayor ng mga taga-Maynila. Ayan. Pero palagay ko, mas malakas ang kutob ko mananalo yan. Oo naman. No. Kasi yung mga ibang nagsasabing ibang opinion, mm-hmm. Eh hindi taga-Maynila o hindi nakakasalamuha yung mga taga-Maynila. Correct. Oh. Kasi tayo, siyempre, medyo malapit-lapit lang tayo sa Maynila. Marami tayong kilala mga residente rin dyan, mga botante dyan. Tanongin mo kahit na sino. Yung wag ka magpakilala na kaibigan mo si Mayor Lim. Yung ano lang, yung tanong mo lang sa kanila. Pulsuhan lang. Yung basic tanong-tanong lang. Talagang lalabas at lalabas sa kanila mga bibig na ang kanilang gustong ibalik sa pwesto ay si Mayor Lim. Fred Lim. Totoo yan. Ayan. Anyway, yan lang naman naririnig natin. Eh, hindi naman tayo botante ng Maynila. So wala tayong karapatan magmarunong. Pero yan lang po ang atin naririnig. Anyway, time check lang muna tayo mga karancho. Nagagalit na si Kuya Jim sa atin. Okay, ang tumpak pong oras. ano nga ba? Oras. Medyo lumampas na pala. Ang oras po natin ngayon ay 10:17 ng umaga. This time check's brought to you by VFresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan, VFresh. Parang muntik na ako nagkamaling sa aking pagbigkas kanina. Parang mabibisaya na sana ako. Siguro dahil iniisip natin. Alam mo sa Davao City, marami. Ano ba salita doon? Marami, di ba? Marami. Cebuano? Cebuano. Kaya natin yung Chabacano, di ba? Chabacano, pagkakaalam ko, Buboy, sa Sambuanga yan. Sambuanga. Dahil nung reporter ako, lagi akong napapadala dyan sa Sambuanga. Ah, okay. Eh, yung, parang Espanyol yung Chabacano, kaya lang medyo, medyo iba ng kaunti. Parang pinaghalo yatang Espanyol na may konting Bisaya. Ah, okay. Iba lang yung tenses nila, kumbaga.
Tsaka parang medyo ano, matigas ng konti. Anyway, bago natin pagpatuloy ang ating talakayan, alamin muna natin ang nangyayari diyan sa Comelec sa pamamagitan ni Nestor Kagitla na live na nasa ating linya. Nestor, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga at magandang sikat ang hari ng araw dito sa tanggapan ng Comelec. Piyesta-piyesta lang dito, Karanso, sa Comelec, sa mga ano yun, mga magpapail ng COC dito sa tanggapan ng Comelec. Nestor, ito bang si Mar Rojas ay nakapag-file na? Oo, kanina nga, medyo napulaga yung ating mga kasamahan sa hanap po. Ay, parang surprise yung pagdating na hindi alam nga nalalaman na iba. Pero napusin lang dito sa may likod ng bahagi ng katedral sila dumaan. At hindi mismo dito sa may harap ng wala mo yung ano ng bumbero. Aso dito sa may likod ng bahagi ng katedral sila dumaan ang hanay ni na presidential candidate Mar Rojas at ganun din yung ating vice president candidate. So in other words, sa likod pumasok si Mar Rojas. Sa likod pumasok si Mar Rojas, ganun ba? Okay. Wala. Masyado atang na-excite ang ating field reporter na si Nestor Kagitla dahil ikot ka. Ikot. Yan. Ikot daw. Ikot daw. Sabi ko na. Medyo kita na masunod na tayo sa isang puno. Okay. Tama ba pagkakarinig ko? Papanik siya sa isang punong kahoy? Ganun karaming tao ngayon sa Comelec. Kailangan mataas na lugar ang kanyang pantalon. Baka mahulog ka dyan, ha? Nestor, hindi ka na masyadong bata. So ganito, elaborate ko lang si Karina, yung pagdating ni presidential candidate Mar Rojas, na kung saan nga kasama itong ating Pangulo ng Bansa na si President Noynoy Aquino. Yes. Grupo ni na Bonsapa, ni na John Abaya, ni Mark Lapid, at saka nitong iba pang mga hanay na mga number one sumusuporta sa pagkandidato ni presidential candidate Mar Rojas. Alam mo, kasamang Nestor, mas interesado ako dun sa isang kasama sa kanilang entourage. Pagkakaalam ko si Mayor Fred Lim daw, kasama rin. Well, hindi ko nakita rito si Mayor Fred Lim na kasama ni na presidential candidate Mar Rojas. Ano Nestor, isang katanungan bago tayo pangsamantalang. Si may mga balita na ito si Mayor Rodrigo Duterte mag-aain din ng COC niya ngayong araw daw na ito. Meron ka bang naririnig dyan na mga usap-usapan, mga rumors, mga balibalita? So parang umuugong ng balita rito, hindi ngayong araw. Naantabayaran pa rin yung huling araw para bukas, yung pagpapailang ng COC ni Mayor Rodrigo Duterte. So last minute, so, in other words. Okay. So yan lang muna at masabi ko ulit sa iyo, Karanso, napakarami lang mga pumunta at sunod-sunod na yung mga nagpapailang COC rito sa tanggapan ng Commission on Election. Mula pa rin dito sa Comelec, ako si Nestor Kagitla, nag-uulat para sa DZRJ. Maraming salamat sa iyo, Nestor. Anyway, mga karantsyo, kung meron kayong komento, meron kayong mga sumbong, o meron kayong mga reaksyon, o kahit na gusto nyo lang magpag-greet ng happy birthday or happy aniv, ang ating text line is 0977-342-1644. Inuulit ko po, text line 0977-342-1644. At ang ating hotline naman is 412-0288. That's 412-0288 para sa lahat ng inyong mga concerns. Okay, Buboy, Miss Kilay. Okay. Kinikwento ko nga kagabi, mm-hmm, may kausap akong dalawang congressmen. Okay. At bukod dito sa kanilang mga balibalitang isinair sa akin, napag-usapan din natin yung issue ng tinatawag nilang nuisance candidates. Mm-hmm. Yung nuisance candidates,
dahil kasi pag election daw, maraming mga gustong tumakbo o nagfa-file ng kanilang COC, pero yung sinasabi nila na either walang pag-asang manalo o di kaya yung parang medyo-medyo. Parang sumabog lang yung ano. Yung medyo-medyo. Pero yun siguro dapat mapag-usapan natin, ano ba talaga ang nuisance candidate? Mm-hmm. Kasi sa akin, bilang isang botante, kung ang magiging batayan lang natin, yung sinasabi nilang kapasidad na mangampanya o tustusan yung isang kandidatura, lalo na yung presidential aspirants, yung presidential bid. Tsaka, syempre, katuwang niyan yung vice presidential, yung kanilang running mate. Sinasabi nila dati na ang in order to be able to mount a successful presidential campaign in the Philippines, kinakailangan mo ng at least 2 billion pesos. 2 billion piso. Wow, dami nun. Yun daw talaga ang, hindi yung maximum, yun yung tinatawag na parang floor price. Yun ang minimum. Mm-hmm. Kailangan meron kang cash on hand na 2 billion. Kung hindi, kalimutan mo na dahil hindi mo kakayanin yung logistical needs. Pero yung 2 billion na yun, panimula pa lang yun. Pwede maging 3, 4, 5 billion or sky's the limit. Ika nga. Pero kung ang magiging batayan lang natin, pera-pera lang, wag po tayo magulat kung pera-pera lang din ang servisyong ibinibigay sa atin ng ating mga leader. Tama, diba? Kasi minsan, sinasabi nila naman, yung mga ibang nuisance candidates, yun yung walang masyadong logistical support, o walang mga bilyonaryong backer. Walang political machinery. Yung kulang. Hindi naman wala sigurong political machinery. Kung di kulang yung political machinery. Kaya, pinagtatawanan. Correct. Oh. Pinagtatawanan at sinasabi na medyo, wala sa tamang pag-iisip. Yung bang may konting sayad. Yun na rin ang sinasabi nila, di ba? Napakasakit. Ngayon, ang leading candidates, kung hihimay-himay natin ngayon, eto si Mar Rojas. Si Mar Rojas na DILG Secretary at dating DOTC Secretary din. Okay? Si Vice President Jeju Marbinay. At si Grace Poe. Ngayon, kung hihimay mo ang mga accomplishments niyan or the lack thereof, siguro, hindi lahat mapapabilib di ba? Correct. Okay, sabihin na lang na, ito si Mar Rojas, dating DOTC Secretary. At dati ring DILG Secretary, pero bago yung mag-DILG, DOTC muna yan. Di ba? Tapos DTI. Marami yan, para bang naglipat-lipat na yan. Presyo ng mga pangunahing bilihin, kamusta ba ngayon? Yung serbisyo ng internet at ng cellphone dito sa ating bansa ngayon, mamaya pag-uusapan natin, kamusta ba ngayon? At yung peace and order situation, kamusta ba ngayon? Yan ang mga titimbangin mo when you think about Mar Rojas. Wala. Oh, di ba? Oh, Vice President Jeju Marbinay, sa mga issue na pinupukol sa kanya, yan naman din, kailangan pagmunimunihan mo. Correct. Iisipin mo, siya ba ang aking isusulat sa balaw na o hindi? Ang wala lang sigurong masyadong issue kontra sa kanya ay si Senator Grace Poe. Dahil nga siguro, pwede natin sabihin na medyo bata-bata pa sa servisyo. Bago. Medyo baguhan. Pa. Pero nakikita naman natin in fairness, yung kanyang talagang determinado ito. Tsaka alam mo, ang dating niya talaga, parang magaan. Alam mo, minsan yung gut feeling mo rin kung sino ba yung may konsyensya. Pero that still remains to be seen. Kasi yung mga pinukol sa kanya mga issue, kaugnay ng kanyang citizenship. Parang baka makatulong pa sa kanya yun. Dahil kasi isipin mo, isang ampon na iniwan sa simbahan, naging senadora at baka maging presidente pa. So, anyway, yan ang mga issue na kailangan i-weigh, timbangin ng ating mga botante. Pero kung tayo naman, hindi natin, kalimutan na natin yung ruling liberal party, yung main opposition na una, siyempre maraming pera yan. At bagamat independyente ito si Senator Poe, mukhang posibleng magka-backing siya ng Nationalista Party or some other group. So yung machinery is also there. Pero meron din itong mga tinatawag nilang, ilan dun sa mga tinatawag nilang mga nuisance candidates. Nuisance nga ba?
Eh yung si Eli Pamatong, yun. Palagay ko eh ano, palagay ko sasang-ayon ako kung ayun ay kanilang buburahin. Sa December pa ata sila magde-decide with finality ang COMELEC kung sino ang lehitimo, sino ang nuisance candidate. Eh si Congressman Sioko. Si Congressman Sioko, isipin mo yun. Mm. Several terms, three-term congressman na siya ay sa 1973 ba yun? Constitutional, o 71, Constitutional Convention. Mm-hmm. At siya daw ang may akda nung dual citizenship law. Yes. At negosyante rin yan. So yan ba, tatawagin mo na isang nuisance candidate? Oo. Yung na-interview ko kagabi, si Ambassador, former Ambassador and now Congressman Roy Senyeres. Mm. Yun, isa rin, sinasabi nila na baka medyo-medyo rin daw. Eh pero, tingnan mo naman yung accomplishment ng mama. Yes. Na bilang sugo, Ambassador natin. Mm. Sa Ibayong Dagat, sa Middle East. Bago yun, labor attaché siya. Hmm. Abogado rin. At ngayon ay congressman ng isang party list. Isang party list, yung OFW. So advocate siya para sa mga OFW. So yung kanyang ano. So kung titignan mo naman yung accomplishment ng mga nung tao, ay sasabihin mo bang isang nuisance? Ang nuisance po, sa kung hindi nyo na nalalaman ibig sabihin nun, amuyong pangpagulo. Peste. So yung mga ibang tao, kung sasabihin natin na dahil wala tayong bilyon-bilyon katulad ng mga sa mga kilalang pamilya, mga yung mga powerful clans, mga dynasty, o yung mga people with deep pockets and deep political connections, kung tayong hindi mga mayayaman at makapangyarihan ay tatawaging amuyong pangpagulo o peste. Aba, mga karancho, sampal sa mukha po natin yan lahat ng mga Pilipino. Ako, hindi ako hindi porket na ako isang hamak na mamamahayag na ang tanging maipupuhunan ko. Yung kaunting utak siguro, tsaka baldi-balding laway na natutuyo na nga. Diba? Tsaka yung servisyo ng aking aso na nasa gasaan. Yan lang aking mapupuhunan. Ibig sabihin ba ako, peste o amuyong? Aba, hindi po, hindi ko po tatanggapin niya. Kayo, mga karantsyong nakikinig. Ha? Tayong madlang Pilipino, tatanggapin ba natin yung ganyang ano, yung ganyang kaisipan na everything starts and ends. Everything is contingent upon the depth of a person's pocket or the depth of his political or genetic connections. Mm. Ibig sabihin, ang tanging batayan ba natin ay yung pera, yung kapangyarihan, at yung angkan. Ayan naman ang kailangan natin timbangin sa ating pagmumuni-muni ukol dito sa konsepto ng yung nuisance candidates. Yung mga ibang mga kandidato, yung sinasabi nilang nuisance, yung mga ibang nagpipresenta ng kanilang sarili sa pagka-presidente, vice-presidente, senador. Kung kakausapin mo naman at matino nilang sasabihin sa'yo na alam naman nila na yung kanilang tsansa na manalo ay medyo mababa. Pero halos wala. O halos wala. Mirakulo na lang. Himala. Ha? Himala. Pero, eto pakinggan mo, no, Miss Kilay. Ang issue dyan is yung mga tao ay gusto nila gumawa ng isang statement sa publiko na meron naman tayong choice kung gugustuhin lang natin eh. May mga alternatibo. O meron tayong alternative choices. Hindi ko sinasabi na automatic na piliin nyo yung mga alternative choices na yun. Ang sinasabi ko lang, mag-isip po kayo na hindi lamang porket ito. Naglabas ang SWS ng survey o di kaya Pulse Asia, ito lang ang pagpipilian nyo. Parang yun minsan na lumalabas din na tatlo. Siguro apat lang ang pagpipilian. Hindi po ganun. At ang choice po natin sa ating pagpili ng ating mamarkahan sa balota, huwag po natin isipin yung kung ano ba yung partido nila. Unang-una, wala naman talagang partido dito sa ating bansa. Ilan lang ang talagang meron party loyalties. Lahat yan sa mananalo, lumilipat. Mm-hmm.
Isipin nyo, kapag hindi Partido Liberal ang manalo dito sa susunod na eleksyon, bilangin nyo yung mga araw. At pagpalagay natin, una, o di kaya kung anong partido ni Senator Grace Poe, magsisilipatan sa kanila yung nakararaming mga kongresista at maging mga senador, mga gobernador, mga alkalde. Ilan lang talaga ang katulad ni Mayor Lim. Yan, pagkakaalam ko, talagang hindi political butterfly. Sumang-ayon man kayo o hindi kayo sumang-ayon sa kanyang paniniwala, siya. Talagang he stands firm, ika nga. Popular man o hindi, basta yung kanya pinaniniwalaan. Yan ang mga iilan lang sa ating political system. O ngayon, mabalik tayo dito sa nuisance candidates. Yung mga sinasabing nuisance candidates na hindi naman na nuisance talaga, katulad ng mga nabanggit natin, hindi lang siguro winnable candidates. Yun ang tamang salita. Hindi winnable, pero hindi, wag naman tawagin ng nuisance ang ilan. Bagamat meron din ilan, di ba? Yung talaga amuyong. O yung mga medyo siraulo. Yung mga nambubutas ng gulong ng sasakyan. Aba, sa ibang bansa, baka sampahan ng kaso yung attempted murder. Mm-hmm. O dahil kasi, isipin mo, kung sa EDSA ka ng butas ng gulong, bigla sasabog yung gulong, front wheels pang unang madadali ng mga spike, di ba? Mm-hmm. Paano kung sumir ko yung sasakyan, nakapatay ng tao? Buti na lang siguro, at laging traffic dito sa atin, di ba? Kaya hindi rin makahataw kahit na sa highway ang mga sasakyan. So meron talaga mga nuisance, pero meron mga hindi, yung mga conscience candidates. Mm-hmm. At siguro, bilang mga matatalinong botante, pag-isipan din natin yung mga taong yan. Dahil bagamat hindi, ang kanilang inaangad, hindi lang yung manalo eh. Kung hindi ipakita sa taong bayan na ang pamantayan ng isang mahusay na leader ay yung kanyang sinseridad, number one. Diyan nagsisimula yan eh. Hindi naman kailangan genius ka o henyo ka. Basta sincere ka, determinado ka na makapagsilbi sa taong bayan. At siyempre, maganda rin yung meron ka na kahit na papanong accomplishments. Kahit na hindi naman kasi lahat ng mga kandidato ay napakatanda na. No? So yung iba medyo hindi pa rin ganun ka masasabing patong-patong yung kanilang mga nagawa. Pero yung karakter at kung ano man yung kanilang panunungkulan sa gobyerno, makikita mo kung sila talaga ay matino ba o di kaya halang ang kaluluwa. Karancho. Oh. Maganda rin siguro na i-research ng mga botante yung mga alternative choices. Tingnan nila, nandiyan ang internet I-check nila kung ano ang platforma at ano ang accomplishments. Teka muna. Pero depende rin 'yan. Baka naman yung internet nila napunta sa kanilang page. Yung sa internet kasi, minsan pag ako nagre-research dyan, naabot ako yung siyam-siyam. Bagal ng internet ngayon. Ay, yun nga lang. Oh. Okay. Tsaka napapansin ko pati minsan pag tumatawag ako, kasi ako, hindi naman ako yung pantrabaho ko, ginagamit ko, prepaid din . Mm-hmm. Palpakan serbisyo ngayon. Ako inis na inis. At minsan gusto kong ipukol yung luma akong cellphone. Kaya lang wala pa ako pambili ng bago . Kaya hindi muna. Tiis-tiis muna. Okay. Actually, sa social media, Karancho, ang dami nagre-reklamo ng mga subscribers ng isang network provider. Anong network yan? Basahin mo na. Ang pangalan nung nag-post sa Facebook, initials na lang, SFB. Oh. Tapos ang sabi niya, Dear... Yung brand. Globe. Ako na mag-ano. Okay. Dahil kasi totoo naman, hindi naman tayo Ang sabi ni SFB, I hate you. Parati akong walang signal. If I call someone 2 to 3 minutes, cut ang line. And the worst, there's always a garbled sound. Hindi ko maintindihan sinasabi ng kausap ko. Can I terminate my contract with you for poor service? Yun ang sabi ni SFB sa kanyang Facebook account. Oh.
Okay, yeah. Pero hindi naman natin siyempre hindi naman natin mapapatunayan kung baka ano lukso ng dibdib lang 'yan kung talagang ganun ka. Pero ito personal experience ko. Na talaga merong problema ngayon. Itong Globe kasi pagkakaalam ko nag-upgrade sila ng kanilang system, which is good, no? Siyempre, kinakailangan din naman na nag-i-invest para pagandahin yung sistema at naiintindihan natin kung minsan meron talaga mga aberya as a result of upgrading or improvement. Meron talagang cost 'yan. Pero minsan masyado matagal eh, kagaya ngayon. Ito, kumpirmado to mula sa ating mga sources din sa Globe. Meron silang tinatawag na system migration. Okay. Ay, yung system migration, yung mga lumang prepaid parang nililipat ata sa bago. Okay. Ay, magiging maganda yun. Ibig sabihin, mas magiging epesyente dapat yung servisyo. Pero nagkakaroon ng problema, it's taking too long, ika nga. Mm-hmm. So minsan, pag yung pa-load ka. Oh, auto-load. Auto-load. Natatagalan. O minsan, pagkakaalam ko, parang hindi raw nakakarating. Minsan nga yung confirmation. Yung confirmation. After 2 hours bago dumating sa'yo. Ay, ayun, ganun. O di kaya, minsan pag mag-balance inquiry ka, wala. Kasi meron yan eh, 222. Mm-hmm. Mag-balance inquiry ka. Eh hindi mo nakukuha. So hindi mo alam kung papaubos na yung prepaid load mo o hindi. So yan yung mga nagiging suliranin. Okay. At according naman dito sa isang texter natin na si N. Mm. Ang tumawag daw siya tapos parang kinakain yung kanyang yung load. Kagabi tumawag ako. Using yung prepaid load ko ng prepaid Globe. Ang ano ba 'yon? Ang phone call ko was 2.13 minutes. At Globe to Globe ito. Okay. Ginamit ko pa yung 232 nila para yung ano ba? Per pulse. Uh-huh. Per pulse. Ang siningil sa akin mahigit 20 pesos. Ah, ganoon. 'Di ba dapat mga 10 piso lang 'yo, higit 10 piso. Mm. So in effect mga 8 to 9 pesos more yung binayad ko kumpara dun sa ano dun sa siyempre sine-check ko rin eh. At minsan after several minutes kasi nagkakaroon din sila ng yung confirmation yung lumalabas kung ilang magkano na lang yung iyong prepaid load. Tapos kinumpira ko naman dun sa log. Meron log yan eh kung gaano katagal eksakto yung iyong phone call. So yun, meron talagang problema at yung problema is costing us money. So nakikiusap po tayo dyan sa ating mga kaibigan sa Globe. Ayan naman, ako rin kasi Miss Kilay, matagal din ako nag-cover ng telcos bilang isang business reporter. So maayos naman ang pakikitungo sa akin dyan at nakakausap naman natin yan pag may problema. Kaya sana wag nila mamasamain yung ating pagbubunyag. Pero totoo po yan, mapapatunayan po natin yan. At marami na pong nagrereklamo. Para na rin sa kanila, siyempre, sila ay isang service provider. Isang negosyo sila. Siyempre, kailangan para magpatuloy, para lumago, at para maging mas maganda ang kanilang pagninegosyo, dapat happy. Happy yung kanilang mga customer. So, wala tayong dinadagdag, wala rin tayong binabawas, hindi po tayo politiko. Yan po ang katotohanan. Pinaparating lang natin. Ito makikita nyo, pwede natin tingnan sa mga Facebook, sa social network na talaga mayroong problema ngayon. Hindi ko alam dun sa postpaid, no, pero sa prepaid ng Globe, very very problematic. Kaya kung meron tayong mga listeners who are experiencing the same problem, pwede naman nila tayong i-text at ating pararatingin din dun sa kinauukulan ng sagayon, guided accordingly din sila. Ang kawawa naman ay yung mga postpaid subscribers, lalo na yung mga bagong kuha o bagong kakasimula lang ng plan nila. Kasi usually, two-year contract yung kukunin nila eh. What if ilang buwan pa lang sila, tapos malaki yung binabayaran nila kada buwan. Tapos napuputol-putol yung tawag nila. Pa-stop na lang agad yung ano nila, yung contract. Abay, mukhang may pinaghuhugutan yan ah.
gusto mo na rin ba ipukol yung cellphone? Ay, hindi naman. Ito yung sa ano eh, yung sa nag-message sa Facebook. Ayan. Ah, postpaid plan siya eh. Eh, hindi naman ako mahilig mag-Facebook eh. Pero nakikita ko nga yung mga pinapost nila. Tsaka meron din sa ating mga nagte-text naman kung ibigay alam daw. Wala naman nagmumura dito. Mga polite naman yung ating mga listeners. Anyway, bukas pa rin ang ating text line at ating hotline para sa lahat ng inyong mga concerns. Ang ating text line is 0977-342-1644 at ang ating hotline is 412-0288. Ayan po. Ang mangyari lamang po, isama nyo ang inyong first name at least no, kung ayaw nyo ibigay ang inyong apelido at kung taga saan kayo, yung city or town, para meron naman kaming batayan sa aming reach, no, sa aming naaabot. At para alam din namin na kayo'y totoong totoo. Okay. Balik tayo sa... Okay, merong babasahin, merong babasahin text ba yan o sa FB? Sa Facebook ng Katapat at Karancho, nag-private message si Mr. Eduardo Bravo Guevara. Okay. Ang sabi niya, 10 to 11 a.m. ba ang time ninyo ni Mayor Fred paring Miguel? Tapos meron pa siyang follow-up na message. Nadaanan ko lang yung usapan nyo ni Mayor. Sa DZRJ, 8:10 na pala kayo, pero 8:30 media pa rin. Ayun. So, nagpapasalamat tayo kay... Mr. Eduardo Guevara. Mr. Eduardo Guevara sa kanyang patuloy na pakikinig. Oo, Mr. Guevara, kami ay lumipat na sa isang mas malaki at mas malakas na himpilan, pero tayo pa rin ay 8:30 media broadcasting. At ang oras natin ay medyo naurong, mas maaga. Hindi na po 11 to 12, no? 10 to 11 a.m. Araw-araw, Mondays through Fridays po, matutunghayan nyo ang Katapat at Karancho. Okay, mamaya po, pagkatapos ng ating programa, maya-maya pa, mga 15 minutes from now, ay inyong matutunghayan naman ang Shalala and Friends. At sila naman ay makikigulo sa Barangay Hall ng San Isidro Labrador, Halcon Street, Corner Maria Clara, Barangay San Isidro Labrador, Quezon City. Makakasama nila doon at makikigulo sa kanila si Kapitan Joselito Sahagun, si Secretary Hannah Joy Vicente, si Miss Carmina Baranguis sa BPSO po yan. At sa lahat ng tanod ng barangay San Isidro Labrador. So mamaya po, ganap na alas 11, magsisimula na ang palatuntunan, yung paborito niyong game show sa radyo na Shalala and Friends. Brought to you, syempre, by Placenta Soap and Olive C plus Nips Chocolate. Ayan, Miss Kilay. Ano yan, Karancho? Si Miss Kilay, kaibigan to ni Shalala. Kachismisan. Kachismisan, ayun. So, nandyan lang pala sila. Malapit dito yan. Itong Halcon, itong Barangay San Isidro. Doon lang, dire-diretso ka lang dyan sa, dito sa E. Rodriguez hanggang umabot ka doon pagkatapos doon. Okay. Basa-basa naman tayo ng inyong mga text. Ito si ay mula naman kay Donald Aquino of Santa Maria Tondo, Manila, ang ating suking si Donald. Magandang umaga sa iyo, Ka Miguel, at kay Buti Mayor Fred Lim, pati na rin sa kasama mo. O good morning din daw sa iyo. Ay good morning din. Si Donald yan. Ay good morning, Donald. Oo. Si Suki. Si Suki. Tunay na matinding gutom na talaga ang dinaranas nitong bansa natin. Gutom sa tunay na pagbabago at tamang kapalaran. Ika nga, isang tsansa muli na tayong taong bayan ang gaganap kung mababagong ganap itong lipunan nating nilunod na makamalian at pinaghaharian ng mga traitor sa bayan. Salamat po mula kay Donald Aquino. Mabuhay ka, Donald. At 101% sumasang-ayon tayo sa iyong sinasabi dito sa iyong text. Okay, mula naman kay Bunso Manileño. Okay, ano to? Mukhang alias, pero maganda naman yung kanyang sinasabi, si Bunso Manileño. Karancho, si Mayor Idol Fred Lim po sana ang pinaka-best na katandem ni Duterte. Kaso kailangan bumalik ni Idol sa Maynila para mawala na yung buisit sa City Hall.
may buisit pala sa City Hall? Sino kaya yung buisit sa City Hall ng Maynila? Sino kaya yung buisit sa City Hall ng Maynila? Eh, paubaya ko na po yan sa inyong imahinasyon. Pero tama si Bunso Manileño na talaga naman si Mayor Fred Lim ay bagay siya talaga sa kanyang dating pwesto sa Manila City Hall. Iyon naman, opinion ko lang. Ewan ko ikaw, Miss Kilay, kung sumasang-ayon ka. Agree or disagree? I agree. Okay. Ito naman ay si mula kay Marvin Capili ng Tondo. Oh, si Marvin, akala ko pupunta ulit dito, may makasama siya. Balik ka, Marvin. Oh, balik ka raw, Marvin. Anyway, mapagpalang maga po ka, Rancho Migs, Kuya Buboy at beautiful Miss Kilay. Ay, salamat. Sino ba ito? Kilala ko si Miss Kilay, pero yung beautiful, hindi ko kilala. At ang mahal naming Alfredo Lim. Okay, wala sa hindi natin kasama ngayon si Mayor Lim. No? Pero bukas po nandito siya. Sana di pa huli. Teka muna, inaayos ko lang po ang ating screen. Sana di pa huli at mag-decide na po mag-file ng candidacy si Mayor Rodrigo Duterte para sa ikatatahimik, ikauunlad ng ating bansang Pilipinas. Go, 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 Mayor Duterte for President. Pakibati po mga dati kong kaklase sa technical school, nakikinig na rin. Ang magagandang... Ayun. Pagpaumanhin niyo po, eh, medyo inaayos natin yung screen. Ang magagandang sina Judy, Jessica, Aileen, at ang aming instructor dati na si Mrs. Edgeline Evangelista. Thank you. God bless. Solid supporter. Mula yan kay Marvin Capili, ating listener, ating solid na listener and supporter at ating kaibigan na rin. Kaibigan na rin ng Katapat at Karancho, ito si Marvin. Salamat sa iyong pakikinig, Marvin. Pero meron ako nahalata kay Marvin. Tuwing surrounded. Tuwing nagpapabati, wala pa ako na nakitang i-greenit nito na lalaki. Ito mga ginigreet niya, si Judy, si Jessica, at si Aileen. Parang mga, ano yun eh, parang mga pangalan niya na mga magaganda. At ang dinala niya pa rito, kanya mga amiga, yung Wow Twins. So, talagang surrounded. Ito si, ano, si Marvin. Nakakaingit naman. Anyway, meron pahabol ang ating karantsyo na si Donald Aquino of Santa Maria Tondo. Siksikan at nag-umapaw talaga itong lipunan natin sa mga walang kwentang leader. Kaya nga, naging miserable itong bayan nating hinati at patuloy na winawasak bunga ng kapabayaan at kawalan ng tunay na pagmamalasakit. Tumuo na tayong taong bayan sa tamang pag-iisip. Tamang pag-iisip at tamang katuwiran. Ito, meron pang in-endorse ito si Donald. Hashtag, tunay na pagbabago. Mabuhay po kayo. Okay, ewan ko. Ikaw kaya, Donald, ang nasa likod nitong hashtag, tunay na pagbabago. Sa bagay, kailangan talaga natin, Miss Kilay, ng tunay na pagbabago dahil we cannot take another 6 years. Tumpak. Diba? Of either a corrupt or a inutil presidency. Mm-hmm. Eh kasi yan ang binibigay sa atin eh. Kung hindi kawatan, may katangahan. Eh masama pa minsan yung may katangahan, mayabang pa. Aray. Palagay ko naman eh nagkakaintindihan na tayo ng ating mga listener. Anyway, malapit na po ang magtapos ngayong araw na itong ating programa, pero bukas pa rin ang ating mga linya sa inyong mga concerns at pinaalala ulit natin na si Shalala and friends ay doon naman magtutungo. Pero ang nandoon, hindi si Shalala, kundi si Baby G Mark Canlas, ang kanilang makakasalamuha sa Barangay Hall ng San Isidro Labrador, Halcon Street, Corner Maria Clara, Barangay San Isidro Labrador, Quezon City.
Sige, tayo pwede humabol. No? Ikaw, habol ka na doon. Si amiga mo naman si, ano, si Shalala. Tara, punta tayo. Napaka-exciting netong mga patimpalak na ito, netong game show on the air. Radio game show. Saka maraming papremyo. Marami. Para doon sa mga, yung mga may sweet tooth, nagpapamahagi pa sila ng mga tsokolate dyan. Meron yung Nips Chocolate, no? Yung latest nila. Ayun. Tsaka yung placenta soap. Mm-hmm. Placenta soap. Pampabeauty yan. Ako ba pwede kaya ako gumamit ng ganyan para kuminis? Subukan natin. Subukan natin, no? Basta ikaw mag-a-apply. At yung olive sea. Uh-huh. Ano kaya yung pinaghalong olive oil tsaka kalamansi? Hindi. Baka hindi, no? Pero parang pagkakaalam ko, yung mga produktong class yan, eh. Para dun sa mga ano, para dun sa mga naghahangad na mas gumanda pa. Pero ito pa mga karantsa, medyo bago tayo magtapos. Ang gusto ko lang bigyan diin na yung tunay na kagandahan ay hindi mo makikita sa balat lang, ibig sabihin dun sa panlabas. Kung hindi dun sa panloob ng isang tao. Ayan po ay napaka-importanteng kaisipan, lalo na sa at ngayon ay nagsimula na yung political season. Alam niyo po, maraming mga yung mga publicist, ito mga politiko na ito, na wala nang ginawa kung hindi pabanguhin yung kanilang imahe sa pamamagitan ng kung ano-ano mga gimmick, yung mga song and dance, yung mga press con na pinagbabasa naman sila ng mga speech na isinulat ng iba. Mga full-page ads, mga pang-e-epal din. Mm-hmm. Yung mga pang-e-epal. Aba, ano yan, na uso yan ngayon at mas lalo pang dadalas yan sa paglapit ng eleksyon. Bagamat meron mga panuntunan ng COMELEC sa do's and don'ts, ibig sabihin, hindi pwedeng dahil marami kang pera, mukha mo na lang lagi nakikita, di ba, sa pamagitan ng mga advertisements. Pero, siguro matalino na rin po tayo mga ano eh mga karantsa. Alam na natin kung sino yung mga kandidatong maayos, alam natin yung mga halangang kaluluwa. Alam natin yung may sustansya yung kanilang pagiging leader at alam na rin natin kung sino yung mga ampaw. Alam na rin naman natin yung mga sinserong nagsisilbi o nagsilbi na sa taong bayan. At alam na rin naman natin yung mga mandarambong. Ayan si Gato, partida pa yan dahil sugatan. Malakas na makaamoy ng mga mandarambong yung si Gardo eh. Oo, at hindi lang makaamoy, kundi lalapain yan. Kahit na ano yan, kahit na... Sugatan. Humahabol pa rin, ipaika-ika. Huwag lang sana makomang. Pero ano naman, kumbaga... Survivor na yan. Survivor na yan ng assassination attempt. Eh kasi ganyan talaga yan. Maraming ano, dito sa ating bansa, yung mga broadcaster, di ba? Tsaka yung mga ibang mga kolumnista. Kapag masyadong maraming nakakaaway na mga makakapangyarihan, lalo na yung mga politiko, di ba? Tinutumba. Mm. Palagay ko may ano eh, yung sumagasa dito kay Gardo. Parang ano yun eh, posibleng konektado 'yan sa mga pagbubunyag na ating ginagawa dito sa Katapat at Karantso. Hindi malayo. Hindi malayo eh dahil siguro alam nila na itong aso na ito ay hindi nila mabibili. Ha, itong ulol na aso na ito hindi nila mabibili. Hindi nila matatakot. Ha? Hindi nila maloloko. Kaya 'yun. Sinikap nilang ipatumba. Eh pero paano naman 'yan? Eh hindi nagtagumpay yung kanilang maitim na balak. Maitim na balak dahil kasi yung pinansagasa sa kanya maitim na pick up. Ayun. Diyan po sa bayan ng Antipolo. Sa isang subdivision diyan. Ayan. Kaya dapat imbestigahan 'yan eh yung nangyari kay Gardo. Talagang dapat alamin natin kung ano yung motibo. Kung ano yung tunay na motibo sa likod ng pagsagasa kay Gardo. Ayan. Pero gaganti tayo, Gardo, ha?
Eh pero ako naman, wala naman akong matatalim na ngipin eh, may bungi na nga ako eh. Ito na lang ang aking ano, ang aking magagawa para i ano, para maka ano naman kami, makabawi naman kami ni Gardo. Tumakbo tuloy si Gardo. Palayo. At siya ang natakot. Etong ating kasama pag nakakarinig ng malakas na putok, yan tumatakbo eh. Anyway, wrap up na tayo, Miss Kilay. At bukas po, ating makakasama muli ang inyong alkalde ng Himpapawid na si Mayor Fred Lim. At balitaan natin, makibalita tayo kung ano ang mga bagay-bagay dyan, lalo na kung anong mga sinasabi ng mga supporters niya sa Manila. Dahil dinudumog daw ngayon, Miss Kilay, si ano, si Mayor Lim, pinupuntahan pa siya doon sa kanyang tirahan. At siyempre, alam mo si Mayor Lim, hindi naman katulad ng iba na pag-aantayin ka lang, 'di ba? Talagang pinag-aalmusal niya pa pag weekend yung kanyang mga supporter at ini-entertain niya doon sa kanilang condo. Eh siyempre hindi naman doon sa loob ng kanilang silid dahil maliit lang 'yon, pero doon sa baba. At minimit niya talaga at talaga nakikipag-usap siya at pinakikinggan niya yung kanilang mga problema. Okay, so yan naman ay talagang nagpapakita naman na sincere naman yung mama sa kanyang hangarin na makapagsilbi muli sa kanyang constituents. Mm-hmm. Dahil sabi nga nila, kung hindi pa manunumbalik ang ating alkalde ng Himpapawid, paano na lang sila? Paano na lang ang may paano na lang ang Maynila na capital city. Kaya ngayong kausap natin congressman kagabi, di ba, si Congressman Gary Alejano ng Magdalo Party List, eh sinasabi niya na kung ganito lang daw yung sitwasyon ngayon dito sa Metro Manila naman, sa buong Metro Manila na puro poverty daw yung nakikita at yung puro traffic, bakit hindi na lang daw ilipat yung kabisera ng ating bansa, yung seat of government, sa labas ng Metro Manila. Ayan, napag-iisipan na tuloy, kung hindi iwawas to yung pamamalakad dito sa National Capital Region, eh baka yung seat of government, eh transfer na lang sa ibang lugar. Anyway, maraming salamat muli sa inyong pakikinig. Ako naman, ang inyong Karancho Miguel Hill. At thank you rin sa iyo, Miss Kilay. Salamat, Karancho. Bukas po, maraming salamat muli. Mabuhay po tayong lahat. Alagad ng public service, tunay na mapag